Hello, hello, hello mga apo. Magandang buhay sa inyong lahat. So, sorry hindi ako masyadong nakakapunta doon ngayon sa studio ko. So, balik ako dito sa baba sa workstation ko kasi dito ako medyo okay ako dito dahil alam niyo na, yung paan ng lola medyo nanghihina pa eh. Pero look, guys, so I have something to show you. So, medyo meron tayo ngayong special na unboxing. Actually, this is my first time, ha? Sa dinami-dami ng video ko ha, sa lahat-lahat ng video ko, ito yung first time na may i-unbox ako na high-tech na charan! Nauna yung charan bago yan eh. Charan! It's a cellphone. Actually, may mga cellphone naman na ako dating in-unbox, kaya lang hindi ganito ka-high-tech. So, kasi medyo nagiging outdated na itong ginagamit kong cellphone. So, nag-decide ang lola na bumili na ng bago. And this is, sabi nila, eh, mid-range daw ito na phone. Na, kumbaga, hindi naman siya para sa gamers, pero parang sa mga vloggers na katulad ng vloggers daw. Para sa mga katulad ng lola na mahilig mag-upload ng YouTube video, eh, okay na daw to. So, eto siya. Ang tawag sa kanya ay Realme 6 Pro, di ba? So, i-unbox natin siya. Tapos, after na-unboxing, bigyan niyo ako ng time para makalikot siya. Kasi hindi naman ganun kateke. Lola, kita niyo lahat ng video ko, walang ano, walang edit. Kiber na ang edit. Importante, makita niyo pa rin yung mga dapat makita. Unbox lang natin siya. So, medyo i-bow down ko yung pinaka-video ka. Sandali. Ayaw. Ayun. So, eto na siya. Let's open it. Actually, nung ano, may freebie siyang ibinigay. This is from SM Sukat. SM Sukat ba? SM Bikutan? I guess it's SM Sukat. Kasi doon ang galing yung kapatid ko. So, pinabili ko to sa kanya. Eto yung freebies niya. Actually, so cheap. This is just a game console, di ba? Magkano lang to? 35 pesos lang ata ito. Alam ko 35 pesos lang ito kasi nagpabili nito dati yung anak-anakan kong isa eh. Mas maganda pa nga dito kasi one set yon. Anyway, at least, pasalamat tayo may free. Tapos meron din siyang, ano ba to? Yung parang sing-sing sa likod. Hindi, obsolete naman na yung mga yan. Hindi naman na ginagamit. Yeah, excuse me mga baby ha. Kasi, hinihika lola eh. Baka, nakakawa ba ng COVID ang video? Diyos. Tapos meron din siyang ano ba to? Ano, selfie stick. Tawag dito. Ayan, monopod. Diyos ko naman. 19 kopong-kopong. 50 pesos na lang to ngayon eh. But anyway, thankful pa rin tayo. At least may binigay silang ganito. At maganda naman yung box na pinaglagyan. Meron din nga pala siyang USB light to. Galing mismo to sa ano outlet ng Realme na station doon sa SM Sukat. So meron siyang, alam ko light to eh, umiilaw to eh. But anyway, hindi naman yan ang importante. So at least pinakita ko lang sa inyo kung ano yung libreng makukuha ninyo. Unbox na natin. Ngayon ko lang ito ma-unbox kasi kararating lang ng kapatid ko. Naturally, pina-unbox niya na doon kasi tinesting-testing yung mga ganito-ganito. Pero i-unbox ko pa rin sa inyo. So, tanggalin na natin itong plastic. Irrelevant na siguro to. Tapos, unbox niya, okay lang naman. Hindi social. Hindi rin naman ano, hype na hype siguro to para sa mga millennials yung gantong kulay. Pero para kay Lola kasi mas prefer ko yung tipong mga silvery, plain white or something like that. Pero since siguro kasi nga pang millennial siya na phone, eh millennial ang colors niya. Which is, ang tawag dito, yellow na, chrome yellow at ang tawag dito eh. Anyway, box na, i-unbox na natin siya. Madali lang naman siya mabuksan. May konting pressure lang ng hangin. So, first time ko to ha. So, bubungad sa atin ay ito. Ayan. Ano kaya ito? Ah, may jelly case siya, be. Ayan. May jelly case na siyang kasama. Ay, sana clear. Bakit dark? Paano makikita ang beauty kung beauty man yung cellphone? Sayang, no? Sana clear. Pero okay na rin, at least hindi na ako bibili.
Kasi secondary phone ko lang naman ito gagamitin para sa mga vlogging ko kasi gusto ko yung camera niya. Tapos meron siyang information guide, hindi ko naman ito babasahin kasi quick guide, so etc. na yan. Sabi muna natin siya. Tapos natural lang receipt, hindi ko muna papakita sa inyo, pero ang bili ko sa kanya ay 6,990 sa sukat ito. Tapos, eto mismo yung pinaka-cellphone. Ayan, o. Binuksan na nila to doon eh. So, expect na wala na siguro itong mga plastic, etc. But anyway, tignan muna natin kung ano pa yung laman ng box doon sa loob. Ayan. Ah, wow! Grabe naman! Ang laki-laki naman! Ang bigat-bigat! Ano ba to? Hindi na makita ng Lola. Pasensya na. Hindi ko talaga makikita na. Yung specifications niya. Pero, pwede natin i-compare sa regular na... Aray ko? Nauntog ang Lola. Excuse me. Ito kasi yung regular na charger. I-compare natin siya. Tingnan nyo naman oh. Ang layo-layo naman. Grabe. Supercharger siguro to. Ang bigat pati. Pero... halos ha. Halos magkasing bigat. Kasi itong isang to, ano to eh. 3.0 to eh. Na... multi-voltage na charger. So, ang pamagat niya is, na-review ko na to is, Toto design yan. But anyway, this is yung original niya, no? Ang bigat! Bongga! Tignan natin, titignan ko kung anong epekto nitong charger na to. Anyway, meron din siyang kasamang, ano ba to? USB charger, natural. Oy, Type-C na siya. Very good. At saka yellow. Ang cute to. Pati yun sa loob ng USB niya, yellow din. Ang ganda, di ba? Okay, good. Pero hindi ko ito gagamitin. Gagamit na lang muna ako sa bagay. Gamitin ko na rin. Isa lang naman yung Type-C ko para sa Samsung ko eh. Gagamitin ko na rin siya. At saka meron siya, of course, meron siyang ejector ng SIM card. Yan. Ay, hindi magkaduktong. Ayoko ng gantong klase kasi ano eh, meron naman ako yung iba eh, na nasa na nakalagay. Kasi ayoko ng ganyan oh, you know. Kasi pag nilalagay ko sa alagyan na nasusian, na ano siya natatanggal. Kaya tatabi ko na lang ito, hindi ko na siya gagamit. Anyway, marami naman akong SIM ejector eh. Then, wala na siyang laman. Ang nakalagay lang dito is, meron siyang quad camera. Ay, 30 watts to, guys! Ang bilis siguro nito. So, meron siyang 4,300 milliampere na battery. Malaki-laki yun ha. Kasi itong sa Samsung ko, 3,000 plus lang eh. Itong ginagamit ko ngayon. Tapos, meron siyang in-display dual selfie camera. Oh. Ang processor niya is Snapdragon 720G. Whatever, hindi alam mo yan ng Lola, binabasa ko lang. Walang kaalam-alam ang Lola sa mga ganyang bagay, basta ang alam ng Lola, gagamitin niya ito at titignan ko kung masasatisfy niya ang needs ko. But anyway, buksan na natin ang pinaka-cellphone, tabi muna natin lahat yan. Tingnan nga natin ang beauty nito. Actually, tinitignan ko na to sa YouTube eh, sa mga ibang nagre-review. Natural, iba-iba din ang review nila. May ibang negative, may ibang positive. Pero, ako naman kasi, okay lang sa akin kasi wala naman akong pili. Ang habol ko lang talaga dito yung front camera. Kasi halos kasing specs siya ng front camera ng cellphone ko before. Ito nga cellphone ko before na Samsung A8 ito, 2018. Kundi lang ito na outdated na yung kanyang memory. Pero ang ganda niya. Outdated na kasi yung memory nito, tsaka yung RAM at tsaka yung ROM nito. Eh, hindi ko pa rin talaga gusto itong palitan. Kasi very convenient pa rin sa akin to. Actually, ginagamit ko nga siya ngayong pang video nitong vlog na to. Anyway, guys, eto ang tignan nyo. Eto yung na-inlove ako sa kanya eh. Eto rin na-inlove yung ibang nagre-review nito. Para siyang kidlat sa likod, di ba? And then, before, lovers ako ng color na red. But now, medyo nag-iba ako. Kasi parang siyang water na parang ano. Which is, sa feng shui, medyo ayos sa akin ngayon yan eh. Parang tubig na itsura na parang lightning na hindi mo maintindihan. That is a combination of fire and water, di ba? Ang ganda, di ba? Very nice feng shui, di ba?
Tapos, meron siya dito parang ano pa to? Ah, wala lang. Wala lang naman eh. Well, anyway, tinatabi ko yan ha. Kasi, alam mo, hindi ako nagpapagasgas ng mga cellphone ko. Nabibenta ko pa ng mahal. Pero, ang ganda-ganda talaga. Oh! Ang kintab-kintab! Bongga! Oy, this is, ano ha, huwag kayong mag-expect masyado sa review ko ng cellphone kasi hindi naman ako teki-teki na katulad ng iba na ang dami-daming alam sa cellphone. Ang review ko nito is based on my practical yung outlook ko, yung tingin ko sa kanya bilang isang matandang lola. Ay, bongga! Meron na siyang screen protector. Oh, obviously may screen protector kasi may app, ano, may ayun o, yun, nakikita niyo. Ito yung dual cam niya eh. Tapos parang may screen protector na siya. But anyway, according to sa review ng iba, this is under the Gorilla Protection na rin eh. Kaya nga lang, hindi nga lang kasing taas na level ng Gorilla Protection. Nasa 5 ata to. Tapos, yun nga lang, yung pinakalikod niya, it's not like my, compared to other, ano, flag, na aluminum. Ito, this is parang plasticky ng konti. Ay, ako maririnig niya, may pagka-plastic-plastic siya. But never mind, I love the view and it's nice for my feng shui. Diba? I don't care. Then there's the quad camera over here. Ilan kaya ang ano nito? Alam ko 64 or something eh, or 30-something. Basta ayaw ko. Tsaka na lang natin pag-usapan yung mga details niya, no? Basta pag-usapan lang muna natin kung gaano siya kaganda. Madali lang din naman siya hawakan, guys. Actually, yung una nakita ko siya sa pinuntahan ko na to, tapos nakita ko na to. Parang nahihirapan akong hawakan siya, pero nung nahawakan ko siya ngayon, madali lang pala, rich na rich ko. Tsaka nagustuhan ko kasi dito, kasi hindi ako fan nung ano, nung finger, yung protection, ano ba tawag dyan, fingerprint scanner sa mismong display, ayaw na ayaw ko. Ang nagustuhan ko dito, yung fingerprint scanner niya, nasa side lang. Ayan. Kasi, gusto ko, pag ganyan mo lang, hindi pong pag ganyan mo lang, o kaya, kahit na dito pandaliri niya, ilan i-record mo, at least, di ba, yung thumb mo lang ang kailangan mo. At saka nakikita ko doon sa mga review, ang bilis-bilis niyang makasense ng fingerprints mo. Hindi naman siya gaanong mabigat. Hindi rin siya, actually kasi bigat nga lang siya nitong 2018 ko eh, na Samsung na A8. So, hindi siya gaanong mabigat. Siguro, mabigat siya kasi ang laki-laki ng battery niya, 4,000 plus. Eh, kung battery dun sa akin, maliit lang ito, nasa 3,000 plus eh. Pero solid din kasi siguro yung built niya sa loob. Although, kung maririnig nyo, eh, plasticky nga siya. Ano kaya to? Glass kaya to? Plastic? Kasi may tatawag din silang glass stick. Which is yun yung gusto ko kasi talaga ang first choice ko talaga is Samsung Galaxy S10e. Kaya lang kasi natural out of stock na, ayoko na ng iba. Ayoko, sabi ko mag-try naman ako ng ibang brand kasi lagi na ano kasi ako fan of Samsung talaga ako kasi alam mo na ang lola naman kasi sigurista. But anyway, let's open it for the first time. Tingnan lang muna natin. Then hindi ko pa siya mare-review kung ano yung mga nagustuhan ko sa kanya at saka hindi ko gusto sa kanya kasi gagamitin ko pa lang siya. Well, this is only an unboxing lang. So let's just open it for the first time. Sana may juice naman yung battery niya, no. Guys, yung fingerprints niya dito serves na rin as an on-off. Dito sa kabilang side na to. Tapos, dito sa kabilang side na to, the usual, meron siyang, ay ano, tingnan mo siya, meron siyang, volume ba to? Oo, volume nga siya. O, ano, yung, ano ito, high at saka low, pang turn ng high at saka low volume. Ang ganda rin naman yung initial niya, o, tingnan niyo, o, di ba? Ay, ano yun? Ba't may ganun? Ano nga ba itong lugar na yan? sa Italy ata yun or something. Tapos yung SIM card niya, nandito dito rin sa gilid. Wala pa naman ako SIM card na extra ngayon. But anyway, tignan natin kung ano klase. Pero anyway, bago yan lahat, eh, tignan muna natin ilalim. Oh, may headphone jack siya, which is wala yung isang klase nito, yung Realme X3 Super Zoom something. Wala siyang headphone jack at saka hindi expandable, kaya hindi ko naging choice yon. Tapos mas mahal pa kaysa dito. Ang pagkakaiba lang ata yung megapixels ata ng camera. Eh, pero tapos yung gig nun sa ROM, medyo 250 plus. Ito 128 ata. 128 is more than enough. Teka. Tulo ko, sumisipon.
Pasensya nyo na matandang bakla. Ganyan talaga. Kasi alam nyo, pag nagsasalita ako na nagsasalita, ayaw ko ba? Pasensya na. But anyway, since tapos type C na siya, nakalagay doon, nakalagay Vogue. Ano kayang tunog ng tunog ng tunog na yon? Twing, twing, kung ganun. But anyway, malalaman natin yan. Sa taas, wala naman ibang nakalagay eh. Pero may butas siya. Ibig sabihin, may microphone pa siya doon. Alam ko may microphone din siya dito sa may baba. Tapos meron siyang isang dedicated na speaker, sound system dito sa baba. Ang alam ko, naka-Atmos Dolby na rin ito eh. Kaya okay na rin siya. Kasi ito namang isa kong pinanggalingan, isa lang din naman ang speaker eh. Pero yun nga lang, naka-surround system yon kahit iisang speaker. Pero ito naman, Atmos Dolby. Ano kayo tumutunog-tunog? Narinig nyo kanina, tumutunog-tunog? O kaya yun? Wala naman. But anyway guys, tingnan nyo, ang ganda-ganda talaga. Tapos tingnan natin nga ulit yung ano. Ay! Ano to? Updates are ready. Connect to Wi-Fi. Continue. Ah, meron siyang notification kagad oh. Meron kagad tayong available na update. Tapos, Google Play Store Protect is turned on. The feature protects your device from harmful app. Oh, bongga. But anyway, ay, tingnan nyo, meron siya parang plants na dandelion, no? Yung parang iniihip-ihipan na ganun. Ah, parang matataypan ko talaga to. Parang ngayon pa lang tuwan-tuwan na ako sa kanya kasi hindi na ako mag-aalala. Kaya lang, nosing pa siya, no? Etcetera, no? Etcetera pa siya. Mamaya, i-coconnect ko siya sa wifi, lalaro-laruin ko. So, irrelevant na siguro yung call at saka yung text kasi SIM-related naman yon. Yung data, irrelevant na rin. I-coconnect ko siya na lang sa wifi. Tapos, i-charge ko siya. Susubukan ko siyang i-charge. Tapos, tingnan natin kung gaano ka-effective itong grabing higante na ito. Sana lahat big size. Sana all, di ba? Grabe talaga. Ilang, ano ba? Ang pagkakaalam ko, 30 watts to eh. Pero bongga talaga siya. Ang hindi ko lang alam, gagana kaya ito sa ibang, bawa, masira itong charger na ito, gagana kaya ito sa ibang charger. But anyway, dito lang ako guys nababother kasi ang laki ng bumps niya sa likod, tapos nandun lang siya. Kaya minsan gusto ko yung, kaya first choice ko talaga yung Galaxy S10e kasi yung nasa likod niya, diretsong pa ganun. But anyway, siguro meron naman kasi siya nung ano eh, di ba? Sana ba yun? Ito, jelly case niya. Bibilang ko na lang siguro siya ng maganda-gandang jelly case para ma-protectionan lang tong camera. Tapos bibilang ko ng extra protection tong camera na to. Kasi may mga nabibili naman protection na parang clear sticker para dito sa camera eh. Parang ganito na rin, no? Parang yung screen protector. Eh, tingnan nga natin kung kayang protectionan ng jelly case yung camera sa likod. Hindi ko type tong jelly case niya. Ay, tingnan nyo, hindi na tuloy maganda. Oh. But kasi hindi nila ginawang clear. But anyway, tignan nyo guys, so yung jelly case niya, may parang bump din. Ayun o. May naglagay siya ng extra bump. So, yung camera ninyo, hindi basta-basta magagasgas. May gorilla something din kaya itong glass ng camera na to. I don't know. Hindi ko nga alam itong mga function nitong mga to eh. Ewan ko ba kung qualify ako mag-review ng gantong klase. But anyway, this review is based doon sa mga cage bracket ko. Sasabihin ko sa inyo kung bonggang gamitin o hindi bonggang gamitin. Well, at least naintindihan nyo. Kasi magkaka-age bracket naman tayo. Hindi naman tayo masyadong techie. Ang dami-dami na kasing nalalaman ng panahon ngayon ng mga kabataan eh. Well, at least kahit pa paano, sasabihin ko sa inyo kung nakayanan kong gamitin, kung okay lang ba, kung nahirapan ba ako or what. For the meantime, unboxing lang po muna. Maraming salamat po. So this is again, Realme 6 Pro. Yan, Realme 6 Pro. So wish me luck, gagamitin ko to siguro ng mga ilang araw. Tapos gagawa ulit ako ng review. Product review for this. Pero yung function na, hindi na yung unboxing. Pero very excited ako kasi ang ganda ko talaga. Bibila ko kagad siya ng ano, yung clear na plastic case kasi gustong-gusto ko talaga yung kulay niya sa likod. Kahit majonda ako, dalandala ako. Teka, tanggalin ko nga ito. Pangit-pangit kasi nito eh. Gusto ko pakita ulit sa inyo yung ano, yung sa likod na ano niya. Tuntua talaga ako doon. Ang kintab-kintab. Actually, may isa pa akong choice, yung Huawei na Nova 7. Maganda rin yung likod niya, kaya sobrang silver naman para sa lamina. Which is, mas prefer ko ito.
Kasi this symbolizes fire and water. Actually, lightning is fire. It's a form of fire. Kahit magtanong pa kayo sa mga nagpa-practice ng Abbot, you know, yung ano ng Fire Nation dun sa Abbot R. Lightning is a form of fire. Yan. Plus blue is a color of water. See, it's like lightning on water. Ang ganda-ganda ng feng shui nito. Nakakaasar. Tapos, ang ganda-ganda din niya. Anyway, very manageable. I guess, matataypan ko after a few days. See you again. Thank you. Magandang buhay sa inyong lahat. At please subscribe to my channel. At magre-review na ako. Sisimula ko na mag-review ng mga gantong klaseng bonggang bagay. Pero as of now, ito lang muna kasi gusto naman, magastos naman to, no? Pero tatry ko lang naman. At least, matandang uri ng pagre-review. Ibig sabihin, for the oldest persons like me that will make a review for this type of products, which is first time ko talaga magre-review ng ganito ka, mga high-tech na ganitong product, na wala ako talagang masyadong ano, ang alam ko lang mag-video and etc. etc. Marunong mag-edit ang lola, kaya lang hindi ganun ka, ano, malabo na ang mata. Ang maganda dito, kung user-friendly ba siya sa mga jondang katulad ko. Maligayang buhay sa inyo at magandang buhay sa inyong lahat. Subscribe to my channel. Thank you so much!